what's up mga bro? Last Monday, nag-tune up ako kay Click na ano, valve clearance niya. Masya na kayong valve clearance niya. O, tuwing kailan nga ba siya dapat mag-check ng valve clearance? So, based sa manual natin, kasama ng motor, every 6,000 dapat i-check mo yung valve clearance. So adjust mo kung kailangan i-adjust. Halimbawa, nagbago yung clearance niya, nangahihintay ka Texas. Yan, kailangan mo yung i-adjust. So every 6,000 chine-check. And ito 12,000 plus kilometers. Pero yung last na nag-check ako ng valve clearance ito ano eh, parang 8,000 kilometers yata yun. So ngayon 12,000, chine ko na rin para next na tune-up ko is ano, 18,000 kilometers. 12,791 na to eh. So ngayon ko lang siya magagawa ng, ano, ng review. Ngayon lang nagkaroon ng time eh. Parang last Monday ko pa ito chine-unap. Ano na ngayon? Monday na ulit ngayon. Tuesday na. Tuesday yata ngayon. Ewan ko, Monday, Tuesday ngayon. So naka 1 week na bago ko i-review. Yan, pakita ko muna sa inyo yung process ng pag-tune up. Madali lang naman yan. Kaya nyo na yan basta meron kayong tools. Ganda na rito oh. May malawak na kalsada. Tapos na. Bili ako ngayon ng ano, juice ng vape. Napanoorin nyo muna yung process kung paano ko siya tune up. Tune up na tayo ng motor. Nabaklas ko na yung ano, upuan. Hindi naman na kailangan baklasin para ma-access nyo yung head. Tapos itong motor, pinatungan ko ng kahoy yung center stand. Ayan. Para mas mataas sya. Tapos atanggalin natin itong tornilyo ng shock. Ayan. Para ito, para yung head. Siya, mahirap kasi yan dito eh, nakaharang eh. Para umangat siya. Natanggalin ko lang saglit. Nakita nyo, umangat yung head. Kailangan tanggalin natin yung ano, sa shock. Para mas madali yung access natin. Mas maluwag. Tapos ito, tinanggal ko din. Yan. Hindi tayo magpipihit eh, para mag top dead center tayo. Kasi bago tayo mag adjust, kung kailangan i-adjust yung mga clearance, kailangan naka top dead center. Yan, para may access tayo dyan. Ikot-ikutin lang natin yan. Gamit tayo ng 22mm na socket wrench. Tanggalin natin itong ano, breeder hose ng head. Tapos itong apat na bolt nya ito, tanggalin natin yan. Size nya 10mm. So, pa-X ang tanggal natin. Ganun. Yan, pag maluwag na, kamay na lang. Tagal na natin yung mga bolts ng head cover para press lang yun ang size. Kadami natin to. Madali siyang hugutin no, pagka ano, nakaangat. Tanggal yung shock. Ito, tabi nyo lang yung kaya na madumihan. Alo yung gasket. So, pwede magtagas yun lang is dyan eh. Nga pala pagka mag tune up kayo,
kailangan malamig yung makina. So preferably sa umaga. Para din yung langis nasa baba ng makina, wala dito sa head. Linis yung head natin, oh. Gamit ko pa ng langis Honda fully synthetic, yung pang scooter. Malinis siya. Tapos ang change oil interval ko every 2,000 kilometers. Yan, top dead center muna natin. Pakita ko sa inyo kung paano pag dito sa may sigunyal. Paano yung pagta-top dead. Itong sigunyal natin, meron yung tuldok dito eh. Yan yung parang palatandaan mo pag magta-top dead center ka. Ito, na may tuldok yan dyan. Para ma-top dead center mo, ikuti mo siya. Ayan, may laban na yan. Ayan, may laban. Ayan, may snap yun na isa. Ayan, top dead center na yan. Ito, nakatapat yan dito. Makikita natin yan dito sa, sa markings dito sa may... Ito. Ayan, meron din yung green na yun. Dapat nakagitna yan. Ito. Hirap talaga ng angulo pag ganito masikip eh. Pero yan, may green yan. Ayan, may green na yun. Ayan, nakagitna yan. Ulitin natin doon. Pakita ko sa inyo. Ito, ikutin natin. Ayan, meron niyang ikot na walang laban eh. Walang laban. Ayan, dalawang ikot na. Tapos, pagka may pigil na. Ayan, may pigil. Oh, may ikpet. Isang ikot pa. Ayan. Parang mag-stay in place siya pag inikot mo na isang ganun. Tapos check ulit natin. Ayan, yung timing mark nandun na ulit. Kagitna na. Ibig sabihin na top dead center na tayo. So ikutin nyo lang yung sigunyal. Sasahanapin nyo yung may laban tapos mag-snap pa ng isa. Ayun, yun na yung top dead center. Yung unang rotation kasi nun, bottom dead center yun. Nasa baba yung ano nun, piston. Ito nasa nakapantay yung piston. So freely gagalaw yung intake. Ito, yan intake. Rocker arm. Tsaka yung exhaust. Ito. Ilalim. Yan. May clearance naman. Hindi siya tukod. Para siyang gumagalaw. Ngayon, i-check natin kung nasa tamang clearance siya. Yung intake at exhaust. Dito nyo malalaman yan, yung intake at exhaust. Hindi ko lang may focus eh. Mahirap kasi. So, ang nakalagay dito, ang intake ay 0.10. Exhaust naman 0.24 mm. Sa nakalagay cold. So sa dahil malamig talaga yung makina. Ah, para ma-check natin yung clearance, gamit tayo ng feeler gauge. Feeler gauge. Ito 0.10. Ito naman 0.20 at 0.04. So equivalent niyan 0.24. 0.24 exhaust, 0.10 sa intake. Check ko lang. Yung intake natin, okay naman. Yan, dapat may konting laban. Pag kasi sobrang luwag, yung kailangan may adjust yun. Yan, may konting laban siya. Hindi natin kailangan adjust ng intake. Check naman natin yung exhaust. Yan, okay naman yung intake niya. Itong exhaust natin, medyo masikip ng konti. Eh, parang sakto lang din. Ay, sige, adjust natin to. Yung exhaust. Medyo nasisikipan ako eh. Ano, medyo malakas yung hila para gumalaw siya. Adjust natin ng konti. Kailangan sakto lang yung pag ginaganong mo. Sakto lang yung laban. Medyo masikip siya. Ito, para maluwagan natin. Gamit tayo ng 9mm ito. Meron niyang nut dito eh. 9mm ito. Tapos ito, yung pang-adjust natin ng tappet screw. Yan. So, nakabili naman yan, tune-up kit. Hanapin nyo lang yung ka-size nya pag i-adjust nyo. Ito yung size nya. So luluwagan muna natin to, itong 9mm na nut, para natin may adjust yung ano, yung tappet screw. Laking nut kasi yan. Lagay natin 0.24. Sakto lang. Medyo may sikip pala.
pag nakuha niya yung tama lang na ano, na tension na pag hinihila-hila niya, saka niyo ngayon yan ilock. Na kailangan kukontrahin niya nito pag ilalock niyo kasi magbabago yan eh, pipihit yan. Ang ganyan. Yung mahirap lang kasi pag mag-isa. Pero yan yun muna. Lock nyo ng konti. Tapos, sukatin nyo lang ng sukatin. Bago nyo higpitan ng sagad. Yung mga sakto na. Konting laban. Dapat konti lang yung laban ng pagitan nya. Doon sa bulb. Pwede ka na higpitan to. Kukontrol nyo nito kasi pag inikot nyo ganun nyo, sasama yan. Kita na natin. Saktong higpit lang. Tapos check ulit natin yung clearance. Yan, feeling ko sakto na to. Hindi na siya kagaya kanina na ano. Sobrang sikip pagka ginaganyan. Dapat sakto lang. May konting laban lang yan. Konting-konting resistance. Na, intake tama lang din. Sakto-sakto lang yung 0.10. Yan, okay na tayo. Yan, babalik na lang tong cover tapos... Siguro reset ko yung ECU. Set ko na rin. Ano mawawala kung re-reset o hindi. Pati TPS na. Ito, dagdag ko lang. Ito pa lang top dead center natin. Kapag yung nag-snap na yan, eh, meron yung ganyan na ano, laro eh. Parang makagalaw mo siya ng ganyan. Kahit galaw-galaw yung na ganyan, hindi nagagalaw yung intake at ano, exhaust sa valve. Ito, gumagalaw yan. Pero yung intake at exhaust, hindi na gumagalaw yan, yung mga valves na yan. So, top dead center yan. Yan yung top dead center. Ito, mas okay kung igigitna nyo lang. Pero kahit saan naman yan. Basta hindi na gumagalaw dapat tong intake at exhaust. Yun na yung top dead center. Hindi siya tumatama dun sa parang bearing ng roller ng ano, ng rocker arm. Yung cams. Top dead center. Yan, nakabit ko na yung head cover. So, hinantayed ko muna. Yan. Hand-tight nyo hanggang sa hindi nyo na mahigpitan. Tapos sa kanya ngayon, hihigpitan ng saktong-sakto lang. Ayan, pagkasagad na yung lapat, pakaramdaman nyo naman yan eh. Sa kanya, hihigpitan ng konting-konti. Ayan, higpitan ko na lang to. Ayan, pag-reset na ako ng TPS at ECU. Ito pala yung gamit ko. Ito pang short sa TPS, ito sa ECU. Sa DLC. Siyempre, ginibit ko na rin yung breeder hose. Ayan, okay na. Ngayon, i-idle ko na lang. Tapos, siyempre, check natin kung may leak. Kung magli-leak yung sa gasket. Wala naman yan. Ayan. I-idle ko lang muna, tapos check leak. Okay. Pag walang leak, okay na, di kabit ko na. Ayaw mo puhan. Ano ka na, wala naman leak. Wala. Masang leak, okay na yan. Nagabit ko na rin yung rear shock. Kapit ko na rin upuan, tapos okay na yan. Yan, napanood nyo na. Madali lang, no? Basic lang. Yung mga tools na ginamit dyan, nalagay ko sa description para kung sakali na gusto nyong kayo na lang din ang mag-check ng valve clearance. Kaya na lang ano gumawa, kaya naman eh. Yung technique lang dyan, ano, dapat umaga para nasa babayin lang isa. So huwag na huwag kayo mag-tune up na, ano, na mainit ang makina kasi yung bakal nag-expand yan. So mag-iba yung clearance nyan pagka ano, malamig yung makina.
ayun lang naman. May mga senyales na kailangan na i-tune up. Kapag malagitik, sobrang lagitik, yun. Ibig sabihin nun, ano, maluwag na yung clearance niya. Pero yun nga, every 6,000, mas maganda i-check nyo. Yun naman kasi yung nakalagay sa user manual natin eh. Nakalang ko, pati ibang Honda na scooters, ganun din. Every 6,000 yung interval na pag-check. I-adjust mo lang kung kailangan mo i-adjust. Yung kagaya nga sa atin, yung intake okay naman, 0.10, tama naman yung sukat niya, yung clearance. Yung exhaust lang ang ano, kailangan na i-adjust, kaya in-adjust natin. Medyo nasisikipan ako dun sa exhaust eh. So in-adjust ko, ayan, okay naman, gamit namin yung OBR ilang isang linggo na. Ay kaming lumalabas yung OBR eh. Hindi lang ako na talaga nakakapag-vlog kasi iba yung lakad namin. Mas maganda yung mag-vlog ako na ano, na para lang talaga dito, para ma-discuss ko na maayos. Yun, so far okay na okay yung performance, wala namang nagbago. Pagtukod naman, ang problema doon, pwedeng ano, bumaligo, bumulaklak yung dulo ng barbola. Kaya dapat talaga mag-check nyo. So, pwedeng umuntog sa piston pag tukod na tukod. Dapat talaga every 6,000 i-check nyo yung valve clearance natin. Ayan yung tinatawag na tune-up eh. Sama sa tune-up. Check nyo yung clearance. Yan nga, nakalagay naman sa U-box kung ano yung tamang clearance nya. So, check nyo na lang. Magkakaibang motor, magkakaiba ng ano yan ha, ng clearance. Yung kay Honda Beat, diba? So, may vlog din ako nun eh, nung nag-check ako ng valve clearance ng kay Beat. Yun, every 6,000 ko rin chine-check yun. Tapos, adjust if necessary. Lang naman. Siguro yun lang, huwag nyo lang pabayaan na napakatagal na itinakbo bago nyo check yung clearance kasi may posibilidad talaga na magbago yung clearance nyan. Kaya maganda, every 6,000 i-check. Inuulit-ulit ko kasi para hindi kayo magka-problema. Mahirap kasi pag nakaka-problema sa makina eh. Yun ang mahirap. Mas maganda yung ano, agapan nyo na. Diba? Prevention is better than cure. Dito lang naman yung bibila ko ng juice. Samaya na lang pagligo ng rotonda. Ito ko siguro tapusin yung vlog, no? So, yung mga tools na ginamit, lalaki ko na lang sa description. Orderin nyo na lang. Marami naman iba eh. Yung brand pala niya sa akin, Flyman. Flyman yung brand. So, trusted ko na yung Flyman. Maganda yung mga quality ng ano nila. Ng mga gamit. Ito nga tapusin yung vlog, no? So, alright mga bro, ride safe. Oop, yeah. Royal Rumble dito eh, no?